ako'y kaawaan, O mahal kong Diyos, sangayon sa iyong magandang loob. Mga kasalanan ko'y iyong awiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karunghan, at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, O mahal kong Diyos, sangayon sa iyong magandang loob. Mga kasalanan ko'y iyong awiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Magdiwang na tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo din. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, lalo ba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibalik mo kaming muli sa iyong piling at upang ganap na pakinabangan namin ang 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Hubugin mo sa iyong aral ang aming kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel, magpakabanal kayo sapagkat akong Panginoon ay banal. Huwag kayong magnanakaw, manlilinlang o magsisinungaling. Huwag din kayong manunumpa sa aking pangalan ng walang katotohanan, pagkat iyon ay paglapastangan sa ngalan ko. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong dadayain o pagnanakawan ang inyong kapwa. Huwag ninyong ipagpapaliban ang pagbabayad sa inyong pinapagtrabaho. Huwag ninyong aapihin ang mga pingi at lalagyan ng katitisuran ang daraanan ng mga bulag. Matakot kayo sa Diyos. Ako ang Panginoon. Huwag kayong hahatol ng walang katarungan upang pagbigyan ang mahirap
o suyuin ang mayayaman. Huwag ninyong ipamamalita ang kasiraang puri ng inyong kapwa ni sasaksi laban sa inyong kapwa upang ipahamak lamang siya. Ako ang Panginoon. Huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip, pangangaralan mo siya. Sa gayon, hindi ka makakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Iyong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan. Nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Ang tuntuning ibinibigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid, pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, iyong bungang idudulot. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Iyong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Naway itong salita ko at ang aking kaisipan. Sa iyo ay makalugod, Panginoon ko't kanlungan. O ikaw na kublihan kong ang dulot ay kaligtasan. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Magsitayo ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoon Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ngayon'y panahong marapat, panahon ng pagliligtas. Araw ngayon ng pagtawag upang makamit ang habag ng Panginoong matapat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoon Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel,
at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, "Halik kayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom, ako'y isang dayuan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain? Unauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuan at aming pinatuloy? O kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Sinabi ko sa inyo, sinasabi ko sa inyo, nang gawin niyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ito ay sa akin ninyo ginawa." At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasa apoy na di mamamatay, na hinanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo ako pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawala ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawala ng masuot, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran?" At sasabihin sa kanila ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan." Mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Mga kapatid, noong Ash Wednesday, nagpakrus tayo ng abo sa ating mga noo, hudyat ng pagpasok natin sa isang panibagong panahon o season sa ating simbahan na ang tawag natin ay Lent o Kwaresma. Ang salitang Kwaresma ay galing sa salitang Espanyol, quadragesimo, na ibig sabihin ay 40, 40 or 40th o 40. Kaya ang Lent o ang Kwaresma ay 40 araw na paghahanda natin para sa pinakadakilang kapiyestahan ng simbahan na walang iba kundi ang muling pagkabuhay ng Panginoon o Easter. At sa loob ng 40 araw na ito, ay meron tayong tinatawag na tripod of Lent. Alam nyo na pa kung ano ibig sabihin ng tripod?
yun po yung patungan ng camera ng mga ginagamit ng mga photographers. At meron po yan na tatlong paa. Ang tatlong paa o tripod ng Kwaresma ay ang mga sumusunod. Panalangin or prayers. Pangalawa, ang pag-aayuno at abstinensya or sacrifice. At ang pangatlo ay ang kawanggawa o ang acts of charity. Ulitin ko po, prayer, fasting and abstinence, and charity. Ang ating ebanghelyo ngayon ay tungkol sa isang dito sa tatlong ito, ang charity o ang kawanggawa. Sino po ba ang mga object ng ating mga kawanggawa? Para kanino tayo naggumagawa ng ating mga acts of charity? At ang sagot niyan ay nasa ebanghelyo ngayon na walang iba kundi sa mga pinakamahirap na kapatid natin. Na kung ano ang ating ginawa o ibinigay sa kanila, o ano man na hindi natin ibinigay sa kanila, yan ay ginawa, ibinigay natin, o hindi natin ibinigay sa Panginoon. Kaya pala, ang panibagong mukha ni Kristo ay hindi lang ang Poong Nazareno o ang Santo Niño, kundi ang mga tao, lalong-lalo na ang mga pinakamahirap sa atin. The poorest of the poor. Ang sabi nga ng Synod on Synodality, yung mga nasa existential peripheries, yung mga nasa laylayan ng ating mga lipunan, yung tatlong letter L, the last, the least, and the lost. Kaya mga kapatid, maganda naman na tayo ay magdasal, na hindi tayo kumain ng karne pag Biyernes, ang mag-ayuno tayo. Subalit kulang po yan kung hindi natin ito tinatranslate sa kawanggawa. Sapagkat ang kawanggawa ay yung external manifestation natin ng ating mga panalangin. External manifestation natin ng ating mga pag-aayuno. Ano ba naman ang kahulugan ng hindi mo pagkain ng karne sa pag-Biyernes? Tapos kakainin mo naman pala sa susunod na araw. Ipinagpaliban mo lang. Ano ba naman ang halaga ng pagsasanto rosaryo o nakaluhod na nakadipa tayong nagdadasal? Tapos wala naman tayong, hindi naman natin ito trinatranslate sa mga kawanggawa sa ating kapwa. Kaya ang ating ebanghelyo ngayon ay nagsasaad ng kung ano ang mangyayari sa atin sa katapusan ng ating buhay, huhusgahan tayo ng Diyos. At ang paghusga niya ay base, hindi sa mga dasal, hindi sa pag-ayuno natin, kundi huhusgahan niya tayo kung ano ang ating mga ginawa sa mga mahihirap at sa mga nangangailangan. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inihayag ng Panginoon ang ministeryo ng kaharian ng Diyos sa mga taong buong pagmamahal na kumakalinga sa mga dukha at nagugutom. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan, naway maging isang tahanan para sa mga naliligaw ng landas, ulila, mahihina at bigo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga mayayamang bansa,
Naway taimtim na magsagawa ng mga hakbang upang makatulong sa pag-unlad ng mahihirap na bansa. Manalangin tayo. Panginoon, tigin mo kami. Ang mga napariwara at mga itinakwil ng lipunan, naway maakit sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagkakawang gawa. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo kami. Sa ating mga tahanan, lugar ng hanap buhay, at sa pamayan ng ating kinabibilangan, naway maipalaganap natin ang paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo kami. Sa ilalim ng ating mga puso, ipanalangin po natin ang ating mga pansariling kahilingan. Lahat ng ito, Ama, hinihiling namin sa inyo sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ng tinapay at pala na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong makamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang aming paghahain upang sa iyong pagtataguyod ay pabanalin ito ang aming pamumuhay at ipagkamit kami nito ng iyong awa at kapatawaran sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami ibubuti, isinugo mo si Yesu Kristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga api at dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan.
Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig, nang kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubiling ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaloba ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at sa bawat isa sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ang tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng paryo ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubagad sa bibig bago marisarapan ng paryo o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ama, iyong tanggapin, masasalamat sa iyong harapan, ng buhay mo ay inilaan, ang pag-ibig mo'y aming nakamtan. Panginoon, kami sumasamo, ilumin ang aming puso. Nang pagbabago'y aming mata mo, ito'y pag-aanay sa'yo. Ama, iyong tanggapin, pasasalamat sa iyong harapan, ng buhay mo ay inilaan, ang pag-ibig mo'y aming nakamta. Aming Ama, kami patawarin sa aming pagkakasala. At tanggapin itong aming hiling, nais namin ikaw ay mahalin. Ama, iyong tanggapin, pasasalamat sa iyong harapan, ng buhay mo ay inilaan,
nagpasasalamat sa iyong harapan. Nang buhay mo ay inilaan, ang pag-ibig mo'y aming nakamta. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang ating mga ministry, mandated organization, HDN at iba pang grupo o samahan ng ating simbahan sa ating ikalawang Lenten Recollection sa darating na February 20, bukas po ang Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na ito ay si Reverendo Padre Marcelino E. Nicasio SVD na may temang Poong Jesus Nazareno sa mukha ng kapwa, Series 2, Matatanda at May Sakit. At paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan na lahat ang manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Sitayo po ang lahat. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo ngayon sa iyong banal na piging, naway makapakinabang ang buong pagkatao namin upang ang iyong kaligtasang dulot ay aming kamtin at ang kagalingang kaloob mo ay ganap na tamasahin. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ang final blessing, mag-pray over po ako sa mga may sakit, sa inyo, at sa mga nakikipagdiwang sa atin sa online mass. Ilagay po ninyo ang iyong kanang kamay sa bahagi ng iyong katawan na nangailangan po ng paghilom at pagaling habang ako ay nag-pray over sa inyo. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos. Amen. Amen. Ipakita ng Diyos sa inyo ang kanyang mukha at ibigay sa inyo ang kapayapaan. Amen. Sumilang nawa sa inyo ang mukha ng Diyos at pagalingin kayo sa inyong mga sakit at karamdaman. Amen. Sa tulong at panalangin ng ating mahal na ina ni Biren Maria, pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tumayo tayong taglay ang pag-ibig ni Kristo para sa kawang gawa sa mga mahirap. Salamat sa Diyos. Mabuhay po kayo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarahal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarahal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.